So, mga sangay, maganda po yung topic natin ngayon. Ito po ay patungkol sa sinasabi o umuugong nakaraan lamang at nagpapatuloy hanggang ngayon ang posibleng pagkawala ng internet worldwide, hindi lamang po sa Pilipinas. Ano? So, napag-uusapan pa rin ito until now. At eto, mga sangay, alamin po natin kung ano nga ba talaga ang mga impormasyon tungkol po dito. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, don't forget to follow our Facebook page. At eto mga sangkay, meron lamang po ako kaunting ipapagawa sa inyo yung mga nanonood po sa Facebook, okay? Sa mga nanonood ngayon sa Facebook, ito gawin nyo. Habang nanonood kayo, makikita nyo po mga sangkay dyan ang tatlong toldok. Ayan po, tatlong toldok sa taas ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. Pindutin nyo po yung tatlong toldok, then may lalabas po na show more. Ayan po, pindutin nyo po yung show more. Yan po may plus, okay? Show more, then after that guys, i-click nyo rin po yung bell. Ayan po, katabi po ng subscribe. Pindutin nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay, mga sangay, ito. Maganda po yung topic natin ngayon. Dahil nga po, kahit ako, interesado din po ako malaman kung ano ito. At salamat na lang at mayroon po yung UNTV, no, balita tungkol dyan, mga sangay. At pinaliwanag kung ano nga ba itong solar storm na posibleng mawala ang internet dahil po dyan. Solar storm, totoo ba ito? Paano at bakit nagkakaroon nito? Panoorin mo natin. Taong 1859, lumiwanag ang langit dahil sa Northern Lights. Isang kamanghamanghang phenomenon kung saan mamamasdan mo ang greenish light na nakapinta sa langit. Sa likod ng nakakamanghang tanawin na ito, tila di ka panipaniwala na resulta ito ng isang solar event na tinatawag na solar storm. So, nangyari na to before itong sinasabing solar storm. At sinasabi nga po na posible ulit maganap, kaya nga lang magkakaroon po ng problema yung ating internet. Ang solar storm ay dulot ng magnetic field activity ng araw. Tulad ng Earth, ang araw ay may magnetic field na nagmumula sa large convected movement sa plasma ng araw. Dahil sa movement na ito, nagkakaroon ng sunspots na kapag sumabog ay maaaring mag-release ng energy sa outer space na kung tawagin ay coronal mass ejections or CMEs. Ang mga CME ay maaaring umabot sa ating planeta sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit, hindi lang sa Earth na pupunta ang mga CMEs, kundi pati sa ibang mga planeta at heavenly bodies. Depende sa lokasyon ng sunspot. Kapag umabot sa Earth ang CME, tatama ito sa magnetosphere na nagsisilbing proteksyon ng ating planeta sa malakas na impact nito. Kahit mayroon tayong magnetosphere, napupunta pa rin sa ating atmosphere mga electrons and protons na dala ng CME. Ang resulta, Aurora Borealis or Northern Lights, na madalas nakikita sa mga lugar na malapit sa magnetic poles. Depende sa laki ng CME, maaaring makita ang Northern Lights kahit sa Caribbean region, tulad ng nangyaring Carrington event noong taong 1859. Maliban sa kamangha-manghang Northern Lights, ang electrical activity na tulad ng CME ay maaaring makasira sa linya ng kuryente, komunikasyon at maging sa mga satellites. Katunayan, noong 1989, nagkaroon ng 12-hour blackout sa Quebec, Canada sa lihi ng geomagnetic storm. Okay, so naganap na noon. At ito nga po yung naging resulta. Dahil dito, nakita kung gaano kalawak ang nadudulot na epekto ng solar storms. Mula noon, sinusuring mabuti ang weather patterns ng ating araw. Napag-aralan na ang solar magnetic activity ay sumusunod sa 11-year pattern kung kaya't mayroong panahon para lubos na mapaghandaan ng susunod na mga solar storms. Okay. That is why guys, kasi may mga nagtatanong mga sangkay, di ba, kumalat po ito, ang dami pong haka-haka, mismo sa mga messenger, di ba, isinesend na ang internet ay mawawala. Ang iba naman mga sangkay, ang buong akala nila sa Pilipinas lamang po ito mangyayari. So just in case, okay, maganap po ito, hindi lamang po sa Pilipinas ito magiging problema. Buong mundo po mga sangkay.
ang tatamaan nito. So, kung mangyayari ito, magko-collapse ang mga internet, mga satellite, mga sangkay, at ito pa ay magdudulot possible ng chaos, or marami po ang magugulat kasi diyan, mga sangkay, kasi marami ang mga businesses sa panahon natin ngayon masa sa internet, di ba? Ultimo kahit yung mga government offices, government system, nakabase na po sa kung ano ang meron sa computer. So in case na mawala po yan, mga sangkay, magiging ano ito, magiging isang usapin sa buong mundo. Imagine ninyo ba, para po tayong bumalik sa karaang panahon ng biglaan kung sakaling mangyayari ito, mga sangkay. So ngayon, nagkaroon po tayo ng idea paano po ang magiging ano ba ang magiging takbo, mga sangkay, just in case sa mangyari itong solar storm. Galing po yan sa araw na maaapektuhan po tayo sa Earth. At tayo nga po dito, mga sangkay, hindi lamang po sa Earth, maging sa iba pang mga planets, eh maaapektuhan din po sila. At hindi po natin alam kung may mga nilalang ba doon na katulad po natin. But since tayo po ay dito sa mundo natin, alam po natin kung gaano ka delikado ito, eh magiging ano talaga ito, mga sangkay, sa internet. Magiging isa sa mga, hindi lang isa, pinaka main problem ito kung sakaling mangyayari. Pero para sa inyong kalaman, hindi po yan bukas mangyayari. Maalaman po natin yan kung kailan ba talaga magaganap. Kasi mayroon po kasing isang scientist na nag-reveal tungkol po dyan, mga sangkay, na may paparating nga pong solar storm. Dahil sa paglago ng kaalaman, nagkaroon na ng mga preventive measures upang maiwasan ang mga problemang naranasan sa mga nakaraang solar storms. Ayun, yan ang isa sa maganda, mga sangkay. Kasi ngayon, meron na po tayong mga bagong teknolohiya, bagong knowledge, yung mga scientist. Kaya hanggang ngayon, mga sangkay, yung preparation nila tungkol po dyan sa solar storm ay talagang mas lalo pong pinaigting. Gayun din, nagkaroon na rin tayo ng mga forecasting systems sa ating araw. Maaari na nating ma-predict ang mga pagkakaroon ng mga sandstorms, malaki o maliit man. Natutukoy na rin natin ang hugis at projection ng pagsabok ng sunspot. Nakikita sa sunstorms ang pagkakaroon ng kaayusan sa malawak na sanlibutan. Okay, so doon sinasabing may chance na mawala ang internet, mas malaki pa rin po ang chance na magkaroon po tayo ng ma-prevent po ito. Dahil nga po sa mga technology na mayroon po tayo, nakikita na po lahat, no? Kung ano po ang galaw ng planeta, galaw ng araw. So, isa po yan sa magpe-prevent kung sakali. Napapatunayan rin dito ang katangi-tanging features ng Earth kung kaya ito ang planetang nakakasupport ng buhay. Tunay ngang wonderful ang mga nilikha ng isang wonderful na manlilikha. Grabe, no? Ang ganda ng ending eh. Wonderful ang nilikha ng isang wonderful na manlilikha. Yan po ang nakakamangha talaga, mga sangkay, sa maraming mga... Pag tumingin ka sa kalawakan, makikita mo how... Paano nilikha po yan? Paano nag-exist po yan? Lahat ng yan, mga sangkay, hindi po nag-exist dahil lamang po sa isang matinding pagsabog tapos na form na ganyan. Meron po talagang naglikha ng lahat ng yan kung bakit nag-exist po. Ngayon, mga sangkay, ito ay sinasabing isang sa pinangangambahang mangyari ay ang pagkawala ng internet sa buong mundo dahil sa tinatawag na solar storm. And right now, guys, meron na po tayong idea, no? Kung ano ito at posibleng ma-prevent, mga sangkay, no? Ito, may mga nag-comment. Pag mangyari ito, kawawa yung mga businesses at institutions na umaasa sa internet. Pero at least, ang Pinas ay hindi ganun umaasa sa internet. Di katulad sa ibang bansa dahil sa kahirapan. Kaya balik sa manual ang lahat, for sure. May punto. If solar storm did happen, many electronic devices will be broken because of a huge EMP burst. This will affect your banking system. Actually, totoo yan, mga sangkay, no? Sa mga businesses, lalo na yung mga banko.
So ang dami po talaga maapektuhan just in case na mangyayari ito. Pero ngayon ginagawan po ng paraan ng mga scientists. Okay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, meron po akong Facebook group. Ito exclusive lamang sa mga Solid Sangkay. Okay? So, hanapin nyo lamang po ito kung ikaw ay talagang 100% na Solid Sangkay. Hanapin nyo po itong Hukbong Solid Sangkay sa Facebook. At kapag nakita nyo na, mag-join po kayo. But make sure guys na masasagutan nyo lahat ng tanong. Kasi kapag may kahit isa lang na hindi nasagutan ng tanong, hindi po siya ma-accept. Kaya ang dami pong hindi nakakapasok dito. As in sobrang hindi na... Ang dami po talaga nakikita ko ang daming hindi nakaka-join. Kasi dinidecline po ng mga admin kasi wala naman pong sagot sa mga questions. Okay, so ayun, ako na po yung magpapahalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.